Hello po mga boss madam, ito po yung ating Jaguar po. Ito po yung Jaguar po natin, i-demo po namin sa inyo kung paano po siya i-operate at saka kung paano po siya suotan po ng sinulid. Lahat po ng mga ganito pong Jaguar, ganito po at saka ganito, ay parehas lang po sila ng performance at saka parehas lang din po sila ng quality. Lahat po ng mga stitches, parehas din po sila, ito po at saka ito po. Parehas lang din po sila sa pag-operate, parehas lang din po. Kaya i-demo po namin sa inyo, isang item lang po dahil magkaparehas lang din po. Kung paano po sila i-operate at saka kung paano po sila suotan po ng sinulid. Sa paglalagay naman po ng sinulid, dalawa po yung lagayan po natin ng sinulid. Una po, kung sakali po na wala po kayong lagayan po dito ng sinulid, dito po sa may likod, dito po natin ilalagay po ang ating lagayan po ng sinulid. Dito po natin siya ilalagay. Ayan, tapos yung maliit po natin na sinulid tulad po nito. Tulad po nito, dito po natin siya ilalagay. Ayan. And then, doon na po natin siya idadaan po sa mga daanan po ng sinulid. Ganyan lang po, kung sakali po na wala po tayong lagayan po ng sinulid dito po sa may likod. Eh, minsan po kasi natatagal din po yan. Minsan, hindi maayos yung pagkalagay. Pwede rin po na dito po natin ilagay po yung lagayan po ng sinulid po natin. Ayan po siya. Okay, so tanggalin po muna natin ito. Hawakan mo po. Sa paglalagay naman po ng sinulid ay napaka-basic lang po. Kung paano po suotan po ng sinulid, ito pong ating sewing machine, napakadali lang po. Una po, dito po natin ilalagay po yung ating lagayan ng itong ating sinulid. And then, pwede po natin siya lagyan po ng stopper para hindi po siya natatanggal. Ayan, number one, dito po natin siya idadaan. May araw naman po yan, di ba? One, and then, dire-diretso na po yan, number two. And then number 3 po, dito po, i-turn po tayo, papunta po sa itaas. Number 3, tanggalin lang natin yung sobrang sinulid. Tapos, number 4, dito mo naman po, dito po sa may take-up. Minsan po kasi nakalubog po yung take-up po niya, ikutin po natin ito. Ito pong tinatawag na handwheel, ikutin natin papunta sa atin. Ayan, makita niyo po, umangat na po yung take-up. Ayan. Tapos, isusot po natin dyan, papunta po sa right side. And then, pababa na po yan. Dire-diretso naman po tayo dito po sa may needle. Ito po natin siya isasabit dito po sa may needle bar. Ayan. Yung pagsuot naman po ng sinulid po sa may needle, ang position po niya ay paharap po ang kanyang pinaka-position. Ganito po ang pagsusuot po ng sinulid po sa may needle. Ayan. Paharap po siya. Pag may suot po natin, hilain lang yun po natin ang sinulid. Ito pong makina po natin, ang kagandahan po niya, mayroon po siyang automatic threader kung tawagin. Yung kusa na pong pumapasok po yung sinulid po sa may butas po ng karayom. Ito po yung kanyang tinatawag na automatic thread. Una po, isasabit po natin dyan. Pag may sabit po natin dyan, ibababa po natin yan, isagad po natin. Tapos ikutin natin yan, then isabit po natin dito. Mayroon pong maliit po na pin, nakasabit po dyan. Pag bitawan ko ito pong left hand ko, automatic na po papasok na po yung sinulid. Ayan. Automatic na po siyang pumasok po sa may karayon. Makita niyo po, ayan po siya oh. 'Di ba? Pumasok na po 'yan. Ito po yung tinatawag po na mayroon po siyang automatic thread, magic thread kung tawagin. Ayan, tapos na po tayo mag-suot po ng sinulid dito po sa may ibabaw. Sa may bobina naman po kung paano po tayo maglagay po ng sinulid. Halimbawa po, naubusan po tayo ng sinulid po sa may bobina, hilain po natin 'to papunta po sa left side. Pag mahila po natin, bubuksan po natin ito. Ayan, buksan po natin. Tapos, hugutin po natin ang ating bobbin case. Ito po yung tinatawag po na bobbin case. Ayan. Tapos, kung sakali po na naubusan po tayo dito ng sinulid, di ba? Naubos din naman po ito. Saan po tayo magre-refill? Dito po tayo magre-refill. Ayan. Tapos, ibuhol po natin yung i-refill natin na sinulid. I-push po natin sa left side. Idaan po natin dito yung i-refill natin na sinulid. O di kaya, pwede rin po na hawak-hawak lang po natin, start po natin siya, automatic na po yan iikot. Nakita nyo po, di ba? Pag napuno na po yan, o di kaya sakto na po sa atin, stop po natin, tapos i-push po natin sa left side ulit, and then hugutin po natin. Tandaan po natin, pag tatayo po tayo, ito pong rewinder po natin, always po nasa left side. Kasi once po na nasa left po yan, gagana na po ang ating needle. Pag nasa right po yan, kahit anong start po natin, hindi na po gagana po yung ating needle dahil naka-rewinder po tayo. So, ibig sabihin, pag magtatay po tayo, kailangan ito po ay always po nasa left side, hindi po siya nasa right side. Ang paglalagay naman po ng sinulid po, dito po sa ating bobbin case, napakadali lang din po. Makikita nyo po, may hiwa po siya, di ba? May hiwa po. Ito pong bobbin winder po natin, kahit magkabaliktaran, okay lang po.
Pasok po natin dyan. Ang importante po ay may pasok po natin dito po sa may kanal po, dito po sa may hiwa. Papasok po natin dyan, tapos ganyan. Ayan, mararamdaman po natin, pagilain po natin, napaka-smooth po. Pag masyadong maluwag naman po, pangit po yung tahi po niya sa labas. Ito po, higpitan po natin yan. Kasi once po na maluwag po ito masyado, pangit naman po yung tahi po ng ating makina. Kailangan po, ay sakto lang po, napaka-smooth po siya. Hindi naman po masyadong mahigpit, hindi naman po masyadong maluwag. Yung paglalagay naman po dyan, i-hold po natin yan ng left hand, tapos itulak po natin yan, may lock din po yan. Ayan o, may lock po yan, maglalock din po yan. And then, bago po tayo tumahi, first of all po, pipikapin po natin ang ating sinolid po dito po sa may ilalim. Paano po natin yan mapipikap? I-hold po natin ito pong left hand natin na sinolid, tapos ikutin po natin ito ng dalawang beses papunta sa atin. One, two. Makikita nyo po, na-pick up na po yung sinolid. Hilain natin to para ma-pick up po yung sinolid po sa may ilalim. Ayan, tapos hugutin po natin, and then yung dalawang sinolid, ipasok po natin dito po sa may pressure foot. I-close po natin yan, tapos ilagay po natin ang ating extension. Ayan, ito po, kaya po ito natatanggal. Ang purpose po nito, pag magtatay po kayo sa mga sombrero, o di kaya sa mga laylayan, sa mga maong, ipapasok nyo lang po dito, tapos automatic na po siyang umiikot. Ayan, i-close po natin yan. Regarding naman po sa pag-ooperate, ito pong makina po natin, napaka-basic lang po kung paano po siya i-operate. Ito po yung kanyang start tsaka stop. Ito po yung kanyang selector. Itatapat nyo lang po kung anong stages po na gusto nyo. Automatic yun na po yung lalabas. Ito naman po yung reverse po niya. Long press po yan. Ginagamit lang po yan para po sa straight. Ito naman po yung distance po. Stage length. Ibig sabihin, pag nasa number 4 po siya, mas madalang. Pag nasa low number po ay mas pino. Subukan po natin. Alimbawa po kung sakali gusto po natin ng zigzag, di ba? Itatapat po natin dyan para mas malapad na zigzag. Gusto natin po ng mas pino, ito po ilagay po natin sa number 1 para po mas pino po siya. Ito naman po yung speed controller. Start po natin. Ayan. Kung sakali po na nabibilisan po tayo, pwede po natin siya mas bagalan. Ayan, Milo speed naman po, ito pong ating sewing machine. Pwede po siya sa baguan, pwede rin po siya sa mga bihasa. Ayan po mga boss madam, napakadali lang po kung paano po i-operate po ito pong ating sewing machine. Pag okay na po sa atin yan, pipindutin lang po natin yan, automatic na po, hihinto na po ang ating sewing machine. Nakita nyo po, napakaganda po ng kanyang tahi. Ayan po, napakaganda po ng kanyang tahi. Kung sakali po nagtatahi po kayo, maganda po dito sa may ibabaw, tapos sa may ilalim po ay pangit po ang pasada po ng kanyang tahi, ang gagawin po natin, i-double check po natin yung paglalagay po natin ng sinolid kung tama, kung nakapasok po dito ng maayos, dito po sa may tension. Pag tama naman po, tapos still pa rin po, pangit po yung tahi natin sa may ilalim, dito po tayo mag-a-adjust. Ito po yung kanyang tension. Dito po, ito po yung kanyang tension. Ito pong makina rin po natin na Jaguar. Nandyan din po ang kanyang tension. Parehas lang din po sila. Pag maluwag po yung tahi po natin sa may ilalim, tapos nandito tayo sa number 5, di ba? Number 5 yan, maluwag pa rin, ilagay natin sa number 6. Pag maluwag pa rin, number 7. Hanggang sa maging tama po. Huwag lang po natin masyadong higpitan dahil magpapatid naman po ang ating sinulid po. Ilagay lang po natin sa standard, number 5 po yan. Depende po sa tela po natatahiin po natin, yun din po yung tension po natin. Kung gusto naman po natin ng straight, magsisilip po tayo ng straight. Ayan po, straight po yan. Gusto natin ng mas madalang po, yung lapad po, yung agwat po niya, ilagay po natin sa number 4. Ayan, start po natin. Kung nabibilisan po tayo dyan, pwede po natin siya mas bagalan dahil may low speed naman po yan. Meron din po itong lock stitch po. Ayan po, ayan po yung kanyang reverse. Umaatras na po yan, automatic na po yan, nagre-reverse po. Kung may gusto po kayong solsian po na mga pantalon o di kaya mga butas po na mga damit po sa bahay, ay pwede po natin siyang solsihan, pwede po natin siyang tapakan gamit po ito pong ating sewing machine. Napakadali lang din po gamitin ito pong ating sewing machine, napaka-basic lang po. Pwede po sa mga baguan, pati na rin po sa mga bihasa po gumamit po ng sewing machine. Ayan po, makita niyo po, ayan po. Ito po yung sinulsihan po natin mga boss madam. Ito pong makina po natin, napaka-basic lang po siya kung paano po siya gamitin. First, una po, ito po yung kanyang start tsaka stop. Tapos, ito naman po yung kanyang reverse. Ito naman po yung kanyang selector. Dito lang po tayo magsiselect po ng tahi. Ito naman po yung stitch length po. Pag gusto po natin ng mas madalang, number 4 po. At saka pag gusto po natin ng mas pino, ay low number po. Parehas lang din po kung paano po i-operate din po dito po sa ating Jaguar. Wala po silang pinagkaiba po mga boss madam. Ito po yung kanyang tension adjustment. Ito naman po yung kanyang selector type. At saka ito naman po yung kanyang reverse. Ito rin po yung kanyang speed controller. Gusto natin na mas mabagal,
dito po sa right side, mas mabilis dito po sa left side. Once po na ito pong makina po natin ay nakalagay po dito, sagad po sa right side, ibig sabihin naka-off po yan. Kahit anong pindot po natin dyan, hindi po yan aandar. Hindi po yan gagana po dahil naka-off po siya. Ilagay po natin dito para po gumana po ang ating sewing machine. Ayan po. Gusto natin ng mas mabilis, dito po natin siya ilalagay. So, ganun lang po, i-operate po ito pong ating sewing machine. Regarding sa pagsuot po ng sinulid, napaka-basic lang po. At saka pati rin po sa pag-operate, napakadali lang po mga boss kung paano po i-operate po ito pong ating sewing machine na Jaguar po.